갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 전... Hello po mga katamsap, welcome po sa aming channel. Ngayong araw po nito ay gagawa po tayo na pagkakakitaan o pangnegosyo. Pwede rin namang pambaon ng mga bata sa school or pangmeryenda. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga sikat na fast food chain para makatikim nito. Sa bahay lang, pwede na. Kaya wag nating patagalin pa. Umpisahan na natin to. Let's go! So ito po yung mga ingredients sa paggawa po ng beef burger patties. Siyempre po, unang-una kailangan po natin ng ground beef, chopped onion, minced garlic, Leia Perens or Worcestershire sauce, ewan ko, bahala na. Oyster sauce, breadcrumbs, fresh milk, 2 pieces of egg, garlic powder, at saka po salt and pepper. Ayan po ang mga sangkap sa paggawa po ng beef burger patties. So sa isang pong bowl, pagsama-samahin po natin mga sangkap. Unang-una po yung ating garlic powder, pepper, tsaka po salt. Yan po yung magkakambal na spices, salt and pepper. Tapos ilagay na po natin yung ating minced garlic, tsaka po chopped onion, at lagyan po natin siya ng 2 tablespoons of Worcestershire sauce. Ewan ko ba, ano bang bigkas niya? Worcestershire sauce. Leia Perens, yun na lang. 2 tablespoons po. At saka po, lagyan din po natin siyempre ng pampasarap ang oyster sauce. 2 tablespoons din po yan. Two tablespoon, yan. Ayan, haluin lang po natin. Nag-gloves po tayo para sigurado nga malinis. Para wala pong baser dyan. Yan, halo lang. Halo lang para ma-mix. Yan, haluin lang na po ting mabuti para ma-incorporate po lahat ng ating mga spices. Ayan po, pagkatapos po, sa isang pong bowl, ilagay po natin yung ating 2 pieces. Haluin lang natin siya. Tapos ilagay natin po yung ating 1 cup of fresh milk. Pwede rin naman pong tubig, pero mas masarap po siyempre yung fresh milk. At saka po 1 cup of bread crumbs. Ang purpose po niya, kaya po mayroong fresh milk, para po maging juicy ang ating burger patties. Yun po ang purpose niyan. Ayan po, tapos ihalo po natin sa ating meat. Yung ating ginawang milk, egg, at saka po breadcrumbs. Haluin po natin para ma-mix. Ayan, na-mix na natin ng husto. Pwede na tayong gumawa ng ating burger patties. So, meron po ako rito ng 1/4 cup of cup. Yun, 1/4 cup. Yun. So, equivalent po niyan is mga 2 tablespoons. Yan. Saka meron din po akong cookie cutter. Yan po ang gagawin nating molde. Para po makabuo tayo ng isang burger patties. Tsaka meron po tayong parchment paper? Ano man tawag yun? Parchment paper. Basta yun na yun. Ewan ko. Nalilito na ako sa inyo. Hindi. Yan. O yan, kita nyo? Nakagawa po tayo. Kita mo, ang ganda. Bilog na bilog. Diba? O, meron na tayong isa. So, gawa po tayo isa pa. Ulit pa uli.
Yan. Sa 1/4 cup, equivalent to 2 tablespoon po yan. Yan. Kung wala po kayong timbangan, mas maganda po kung may timbangan kayo para equal lahat yung ating gagawing burger patties. Pero kung wala naman, pwede naman po yan, yung 1/4 cup po na yan. Ayan, i-press lang natin siya para makabuo tayo ng bilog na burger patties. Ayan. Ayan, nagawa na tayo. Meron na tayong 2 piraso na burger patties. O yan po, nakagawa po na tayo ng maraming burger patties. So ilalagay po natin sa isang container. Yan, para maganda po ang presentation pag binenta po natin. Ilagay po natin yung ating burger patties sa isang container. Siguro ang kasya po dyan mga 5 pieces. So, bahala na po kayo kung magkano po nyo ibebenta yan. Sa costing nyo, tapos magdagdag lang kayo ng konti. Yun na yun. Kikita na tayo. Basta kumita lang ng konti. Ayos na. Hindi natin kailangan kumita ng malaki. Tayo mga Pilipino kasi gusto natin malaki kagad ang kita eh. Kailangan kumita lang ng konti para marami tayong maging customer. Yan. Yan, ganun din po. Nakagawa po ako ng sa isang kilo, nakagawa po ako ng 25 pieces na burger patties. Yan po. Yan. Kaya maganda pong pagkakakitaan yan. Napakadali lang pong gawin. O yan po, meron na po tayong 2 container. Diba? Dali. O yun, nag-thumbs up na! Ang galing daw! Ayan po, susubok tayo ngayon. Magluluto tayo ng ating ginawang burger patties. Ayan, lagyan natin ng butter. Pampalinamnam po yan, yung butter na yan. Pampadagdag sarap sa ating burger patties. Meron po tayo rito ng electric grill. Kung wala naman po, pwede naman pong kawali. Lagyan nyo lang ng konting mantika. Ayan, luto na. Pwede ng ating burger patties. Ayan. Ayan o, juicy o. Sarap. Yummy. Ayan po, papainitin natin yung ating buns. Ayan. Ayan, mainit na. Pwede na po. So, meron po tayo ritong mayonnaise at ketchup. Pagsamahin natin siya. Tapos, spread natin sa ating buns. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin ang ating burger patties. Meron tayo rito mga dressing. Yan, lagyan natin na muna ng ano, ng cheddar cheese. Yan. Cheeseburger without cheese. Yan. Yan, lagyan natin ng pipino, ng tomato, saka po onion. Saka po pickles. Yan, masarap po yan, pickles na yan. Medyo manamis-tamis. Pickles. Yan, so hindi nyo na kailangan pumunta po ng mga sikat na fast food chain. Sa bahay lang, pwede na natin gawin itong ating burger, hamburger. Saka po lagyan natin ng ating green leaf lettuce. Yan. So, ba't ka pa pupunta sa fast food chain? Uy, nakalimutan ko pala. Lagyan natin yung kabilang side. Ayan. Kabilang side ng buns. Lagyan natin ng mayo ketchup. O, ayan. Tapos na po ang ating hamburger. So, hindi mo na kailangan. Ayun, nag-thumbs up na! Okay daw. Ang sarap daw. Ewan. Hindi pa nga natitikman yun. Ang sarap. Yun. Magawa po tayo ng ano pa. Para sa family po natin yan.
Ayan po, sana po nagustuhan niyo po ang ating niluto ngayon. Ayan o, pang negosyo po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong makalimutan mag-subscribe po sa aming channel at click ang notification bell para lagi po kayo. Uy, nag-thumbs up na naman! Hindi ka pa nga ako tumitikin, mag-thumbs up ka na! Para lagi po kayong updated sa aming mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood! Bye-bye po! Oh, yun, nahati na. Kinain na. Patingin niya. Wow, yummy. Salamat po uli. Bye!